Hello, Max Part. Kamusta kayo? Welcome back to my channel. Pag-ngayon, Max Part, pag-uusapan po natin ng ang mga tips para umaman lalo sa pag-ibig ang lalaki sa'yo. At kung handa na kayong lahat, Max Part, mag-start up po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para yumaman lalo sa pag-ibig ang lalaki sa iyo is maging iba ka sa lahat ng nakilala niya. Yes, Max, pa dyan ang unang tips ko sa inyo upang mas talong yumaman sa pag-ibig ang lalaki sa iyo. So pagkat ka-inspired, sigurado ako na kung bakit single siya ngayon, halimbawa, o kaya naman parang nagdadalawang isip siya sa iyo o nagdadalawang isip siya makipagrelasyon, o kaya naman hindi niya maibigay ng lubos ang pag-ibig niya sa iyo kahit matagal na kayo, ka-inspired, sigurado ako dahil sa mga nakaraan niya. Dahil sa mga naranasan niya. Kaya ka-inspired, dapat maiba ka. So pagkat ka-inspired, kung kailan nasa atin ng isang tao, dun siya mas lalong talaga namang nag-iingat. So pagkat marami siyang pinagdaanan noon sa mga past niya. O pumaka-inspired, yung asawa mo, yung boyfriend mo, at yung girlfriend niyo, kung may lalaki mananonood sa akin ngayon, ka-inspired, sigurado ako marami nang napagdaanan niya na masasakit. Kahit kayo naman, diba? Marami na kinapagdaan ng masakit na yugto ng buhay niyo dahil sa pag-ibig. Kaya mas para bang natatakot na kayong magmahal. Para bang ayaw niyo nang umibig. Para bang ayaw niyo nang makipagrelasyon sapagkat ka-inspired. Sobrang nasasaktan at nahihirapan na kayo. At halos ayaw niyo nang magtiwala sa partner niyo. Ka-inspired, kailangan maiba ka upang ang lalaki ay talaga namang maibuhos sa iyo ang lahat ng kanyang pagmamahal. At mas lalong yumaman sa pag-ibig ang boyfriend mo at ang mister mo sa'yo. Halimbawa na lang, kung yung ex niya dati, lagi siyang binubulyawan, lagi siyang binubunganga at lagi siyang minumura, o kaya naman talaga namang pinagbibintangan o pinagseselosan ng kung ano-ano, dapat maiba ka. Dapat iba ka doon o pumakispar sa kaya nga iniwan niyo yun . Kaya nga nakipaghiwalay siya doon. Dahil natotoxican siya doon, tapos ganyan ka din. Kailangan maiba ka-inspired upang mas lalong yumaman sa pag-ibig na lalaki sa iyo. Sabihin niya sa kanyang sarili na iba ka, na dapat kang mahalin, na deserve ka para sa kanya, na ikaw ang dapat nang mahalin, ka-inspired, at hindi katulad ng iba. Kaya dapat, ka-inspired, maging mabuti kayo sa partner niyo. Kahit na anong mangyari, sikapin niyong maging mabait sa isang relasyon. Sikapin niyong maging mapagpakumbaba at maunawain. Kahit ano pang dahilan mo, ka-inspired, ang pagiging mabuti ng isang tao ay walang makakapantay dyan. At yan ang laging binabalikan at pinagsisisihan ng mga tao, ka-inspired. Kapag ka nilayuan kanila, ikaw pa rin ang mamahalin niya. So pagkat ka-inspired, marirealize niya ang pagkakaiba mo sa mga nakaraan niya o ang pagkakaiba mo sa ibang babae. Ka-inspired, maging mabait ka lang sa partner mo at talaga naman, mas lalo kanyang mamahalin at mas lalo kang magiging mahalaga sa kanya. Dahil paano kanya mas mamahalin? Paano ka mas magiging mahalaga kung magiging toxic ka din sa kanya tulad ng ginagawa ng mga ex niya, ng ex-girlfriend niya o ng dati niyang asawa o ng dati niyang karelasyon? Ganon ka rin ba? Gusto mo rin ba na mangyari sa inyo ang nangyari sa kanila, na naghiwalay sila, nag-away at natapos ang kanilang relasyon? Gusto mo bang mangyari yon? Mahal mo ba siya? Ayusin mo ang sarili mo. Yes, makit spice sa mga paraan. Tips ko sa inyo upang talaga namang ang lalaking mahal mo ay mas talong yumaman sa pag-ibig sa'yo. Maiba ka, kailangan alam mo ang nakaraan niya. Dapat alam mo ang ayaw at gusto niya. Dapat alam mo kung anong kinaiinisan niya. At dapat alam mo, ka-inspired, kung anong gusto niya sa isang babae. Sikapin mo maging ganun ka, saabot lang naman ang iyong makaya. Sapagkat ka-inspired, dyan mas lalo kanyang mamanahin. Dahil sigurado ako, yan ang gusto niya sa isang babae. Dapat alamin mo yan. Dapat alam mo yan. At gawin mo yan sa iyong sarili, ka-inspired. At ang panong tips ko sa inyo, mga ka-inspired, para mas lalong yumaman sa pag-ibig ng lalaki sa iyo is be humble. Yes, mga ka-inspired, maging mapagpakumbaba. Totoo yan. Alam nyo, mga ka-inspired, kung bakit hindi magawa ng isang lalaki na mas mahalin ka pa ng sobra o mas mahalin pa kayo ng sobra, kung bakit hindi nila magawang yumaman lalo ang pag-ibig nila sa iyo? Dahil masyado kang mapagmataas, ka-inspired. Maraming ganyan. Hindi ko sinasabing ikaw na yun mismo. Pero kung tatamaan ka, baka ikaw na nga. O pumakitspart, kung magiging mapagpakumbaba ka, kung magiging humble ka, be humble lang, ka-inspired, sa isang relasyon. Hindi mo kailangan magmataas, hindi nyo kailangan magmataasan, hindi nyo kailangan magmalaki sa isa't isa, hindi nyo kailangan ipakita kung anong meron ka. So pagkat ka-inspired sa pag-ibig, pantay-pantay yan. Alam nyo, mga ka-inspired, kung magiging mapagpakumbaba kayo sa partner nyo, sa anumang sitwasyon, sa anumang bagay,
sigurado ako yung mamahalin niya kayo ng tunay at tapat at sobra pa. Sapagkat kung mapagmataas ka, ang mangyayari niyan ay palagi na lang kayo mag-aaway, palagi na lang kayo magtatalo, palagi na lang sino bang tama, sino bang mali, sino bang masusunod, sino bang ganyan, sino bang ganito. Opo, makaspard, dapat maging mapagpakumbaba ka sa partner mo upang talaga namang maramdaman niya ang dominance sa'yo. Maging dominante siya at maramdaman niya ang pagkalalaki niya sa'yo. At maramdaman mo rin ang pagkababae mo sa isang relasyon. Sapagkat sa isang relasyon kayo, ang lalaki kailangan maging masculine. At sa isang relasyon ang babae kailangan maging feminine. Hindi pwedeng kay Inspire ikaw ay masculine na nga siya, masculine ka pa din. Lalaking lalaki na nga siya para magiging lalaki ka din. Huwag ganun kay Inspire, hindi ganyan ang tama. Magpakababae kayo, magpakahinhin kayo, magpakumbaba kayo, magpasakop kayo sa lalaki. Matuto kang makinig at sumunod sa kanya, rumespeto sa kanya at magiging okay kayo. At ang pag-ibig ng isang lalaki ay mas lalong yayaman sa iyo sapagkat tama ang nangyayari sa inyong relasyon. Kaya lang naman hindi niyo magawang mahalin ng todo ang isa't isa dahil mali ang nangyayari sa inyong relasyon. Paanong mali? Minsan yung lalaki na nagiging feminine, parang babae. Minsan naman yung babae na parang nagiging masculine, parang lalaki. O kaya naman kayo sa bade, talaga namang wala lang respeto sa isa't isa at masyado na kayong mapagmataas. Kaya Inspired, magpakumbaba kayo, magpag-usapan nyo ang mga problema kung may problema kayo. Huwag kayong laging mag-away, huwag kayong laging magmataasan. Matuto kayong magpatawad, manuyo, magpakiusapan at talaga namang Inspired tanggapin ang pagkakamali ng isa't isa. Sapagkat kay Inspired kung hindi mo magagawang magpakumbaba sa isang relasyon o hindi mo kaya maging humble sa isang relasyon, huwag ka na lang makipagrelasyon, huwag ka na lang mag-boyfriend, mas lalong huwag ka na lang mag-asawa. Bakit? Sigurado ako sasakit ng ulo mo, mangdadamay ka pa. Kay Inspired, bilang isang babae, kay Inspired dapat matuto kang maging humble. Oo, dapat siya din, pero unahin mo rin sa'yo. Huwag yung sabihin na hindi naman kasi siya humble eh, kaya hindi rin ako magiging humble. Kay Inspired, magkaiba naman ang lalaki at babae. Gagayahin mo rin ba siya? Kay Inspired, kung gusto mo na talaga namang merong makakita o maka-appreciate sa'yo, makita ng tunay mong halaga, kay Inspired, una-una sa lahat yan, magkaroon ka dapat na mapagpakumbabang puso. Dahil kapag nakita nila na meron kang mapagpakumbabang puso, diyan kanila ngayon lalapitan. Diyan sila ma-attract sa'yo. Hindi lang naman sa itsura yan. Oo, na-attract kami sa itsura, pero ang nagkikip sa amin sa isang babae, ang dahilan kung bakit nananatili kami sa isang babae, ay ang inyong personalidad, ang iyong ugali, kung paano siya pakisamahan. Kung mapagmataas ka, kung hindi ka humble, sa tingin mo, tatagay kayo? Sa tingin mo, magiging masaya kayo? Sa tingin mo, yayaman yan sa pag-ibig niya sa'yo? Kaya Inspire, isa sa mga tips sa inyo, upang mas lalong yumaman sa pag-ibig ang lalaki sa'yo, kailangan matuto ka magpakumbaba sa isang relasyon upang talaga namang makita niya ang tunay mong halaga. Kaya Inspire. At ang pangatlong tips, mga Inspire, para mas lalong yumaman sa pag-ibig ang isang lalaki sa'yo is, ipakita mo na kayang mabuhay kahit wala siya. Yes, Market Spark. Yan ang pangatlo. Alam ko na sabi ko ito sa inyo noon, pero sasabihin ko pa rin sa inyo ngayon. Sapagkat kay Inspark, karamihan sa inyo ay hindi kaya itong gawin, hindi kaya itong ipakita sa lalaki. Sa halip, ipinapakita nyo pa na hindi nyo siya kayang mabuhay. Hindi nyo kayang mabuhay nang mawawala siya. Oo, naunawaan ko kayo dahil mahal nyo siya at emosyonal kayo. Pero mas lalong lalayo ang lalaki sa'yo kapag kaganyan ka. Bababa ang tingin niya sa'yo. Bakit? Sapagkat mawawala ng attraction. Bakit? Nagahabol ka kasi. Bakit? Yumayabang siya. Bakit? Bumababa ang interest niya. Bakit? Kasi nagiging confident siya. Bakit? Kasi nagahabol ka nga. Pero ka-inspired, ipakita mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Kahit ngayon, kahit hindi naman kayo nag-aaway, kahit okay naman kayo ngayon, sa pamamagitan ng hindi ka needy, hindi ka clingy, at hindi ka laging available, at talaga namang hindi ka laging nangungulit ng oras niya. Kaya Inspire, ipakita mo kay Inspire na mahalaga ka sa pamamagitan ng dapat siya ang naghahabol sa iyo, unang nagme-message sa iyo, namimiss ka lagi at lagi kang busy. Ganun lang yan dapat kay Inspire. Hindi yung akala mo lagi kang mawawalan. Akala mo lagi siyang mawawala. Akala mo lagi kang maubusan. Akala mo hindi ka na niya mahal. Akala mo, kay Inspire, hindi ganyan. Matuto kang magtiwala sa boyfriend mo.
matuto kang magtiwala sa mister mo. At sigurado ko inspired kapag natuto kang magtiwala sa kanya, hindi ka na magiging needy masyado. At mag-self-improve ka sa sarili mo upang tumaas ang kumpiyansa mo. At hindi ka maging needy sa kanya. At hindi ka rin laging available sapagkat ang ibang oras mo ay nakatuon sa pagbabago ng sarili mo, sa pag-gym mo, sa pagpapaganda mo sa parlor, o kaya naman sa pagpapaganda ng katawan mo, sa pagbabasa mo ng mga dagdag na kaalaman sa'yo, sa pagtulong mo sa ibang tao, sa pagpapalago mo ng negosyo, sa pagpapagaling mo sa iyong trabaho, at iba pa ka-inspired na magdadagdag ng value sa'yo. Hindi yung lagi ka nakapokus at naghahabol sa oras ng lalaking mahal mo. Ka-inspired, ang lalaki mas lalong mahanga sa'yo. Kapag talaga namang ka-inspired, mas nakapokus ka sa ibang bagay kaysa sa kanya. Oo, siyempre magtatampo siya. Pero kapag oras na naunawaan niya ang isang bagay na talaga namang ka-inspired, yun ang gusto niya, na naghahabol siya sa'yo kaysa ikaw yung humahabol sa kanya, eh mas lalong mababaluyan sa'yo ka-inspired. Kailangan mo lang magtiis, kailangan mo lang sikapin na masanayin ang sarili mo na mas mag-focus sa ibang bagay kaysa sa kanya. Ang problema sa inyo, umibig lang kayo, nagmahal lang kayo, kinalimutan nyo na kung gaano kahalaga ang inyong pagkababae. Kinalimutan nyo na kung gaano kahalaga ang ibang bagay. At sa halip ka-inspired, laging humahanap ng dahilan at paraan upang maghabol sa lalaking mahal mo. Dahilan kung bakit ang lalaki ay nawawala ng challenge at gana sa'yo at naghahanap ka ng challenge sa ibang babae. Ka-inspired, dapat magpaka-busy ka at huwag kang laging magparamdam sa partner mo. Huwag mong ipakitang uhaw na uhaw ka sa kanya at takot ka, ka-inspired, na baka mawala siya, upang dapat siya nga dapat ang matakot na mawala ka. Opo, ka-inspired, dapat ganyan. Isin sa mga tips sa inyo upang mas talong yumaman sa pag-ibig ang lalaki sa'yo. Huwag kang laging kala mo takot na mawawala siya. Relax ka lang. Ang lalaki, mahal ka niyan. Huwag mo lang ipakitang balo ko sa kanya at siya ang mababalo sa'yo. Sabagat mga logical kami, kapag ang lalaki ay logical, iniisip niya lagi kung anong pinapakita mo. Kung ipinapakita mo na hindi ka needy, hindi ka takot, siya ngayon ang matatakot. Kaya nga sa amin tumatalab ang reverse psychology. Kasi nga, logic, psychology. Opo, makispare sa'yo sa mga tips upang talaga namang mas lalong yumaman sa pag-ibig ang lalaki sa'yo. Huwag mong ipakita na natakot ka na baka mawala siya sa buhay mo, ka-inspire, at siya ay hindi kailanman magmamataas at mas lalong yayaman sa pag-ibig sa'yo, ka-inspire. At ang pang-apat na tips, makispare, para mas lalong yumaman sa pag-ibig ang lalaki sa'yo is respetuhin siya bilang lalaki. Yes, makispare. Siyempre naman, karamihan kasi, lalo sa panahon ngayon, kahit pa sa may mga edad na, eh talaga namang wala nang respetuhan nga eh. Minsan, kung makautos na lang din sa lalaki, ganun-ganun na lang, kala mo, di ba? Minsan, kung makasigaw sa lalaki, minsan, minumura pa yung lalaki. Hindi man laging babae ang kawawa. Hindi naman sa pinagtatanggol ko ang ibang lalaki, o ang mga lalaki. Pero ibang lalaki kasi, eh ganun ang nangyayari. Kaya yung spad, magrespetuhan, mag-usap, huwag laging mag-away, huwag laging magbulyawan. Kung gusto mo na respetuhin ka ng partner mo, eh respeto mo rin siya. Kung gusto mo na maging maayos ang inyong pag-uusap, yayain mo siya na maging maayos ang inyong pag-uusap. Hindi lagi kayo nag-aaway. Magrespetuhan kayo kay inspired sapagkat kapag matuto, marunong kang respeto sa partner mo, ay talaga namang mamahalin ka niya. Bakit? Kasi pag nerespeto mo siya, rerespetuhin ka din niya. Pag nerespeto ka niya, ibig sabihin nun, mararamdaman niya ang pagmamahal niya sa'yo. Dahil kapag walang respeto, walang pagmamahal. Kung gusto mo na maramdaman yung pag-ibig sa isa't isa, kailangan matuto muna kayong respetuhin ang isa't isa. Dahil kung hindi nyo matututunang respetuhin ang isa't isa, hindi nyo magagawang matututunang magmahal lang totoo sa isa't isa. Dahil kung wala ng respeto, wala rin pagmamahal, paano mo mamamahalin ang isang tao na hindi mo kayang respetuhin, ka-inspired? Kailangan matutunan yung respetuhin ang isa't isa. At kung hindi man niya na ipapakita ang respeto sa'yo, unahin mo sa sarili mo. Huwag ka makipaglaban sa kanya. Matuto ka nga magpakumbaba, be humble, upang ang laki ay talaga namang matuto rin mahalin ka sapagkat rerespetuhin ka din niya. Respetuhin mo siya bilang sa lalaki. So yung sa mga tips ko sa inyo upang mas lalong mahalin ka ng partner mong lalaki, ka-inspired. So mga spot, yun lang po. Maraming salamat mga spot sa pagtapos ng vlog na ito. Hindi pong kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay po subscribe na po mga spot. Click nyo na rin po notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga spot, mag-iingat po kayong lahat.
Mahal ko po kayo at muli, be inspired!